Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa ikinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso at isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ng Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa mga kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa kahirapay humibig ang aking at ako'y iyong dininig.
Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y naririnig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo tumakay. Sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudiyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos? Sa sinabi kong ako nga ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook noong unay pinagbinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din yung mga kasama natin sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa at sa mga kasama din natin sa pamagitan ng Facebook Live. Sila'y kasama natin sa banal na pagdiriwang na ito. Ngayong tayo'y palapit na ng palapit sa mahal na araw, no? Kita natin sa mga pagbasa, lalunggit sa mabuting balita, ang mga Hudiyo'y palalim na rin ang palalim ang pagkagalit kay Jesus. No?
na andun na sa dumating na sila sa puntong siya'y gusto nang saktan, gusto na siyang patayin, gusto nang batuhin. No? At makikita natin na lalong higit pagpasok na natin ng mahal na araw, mga pagbasa'y talagang magdadala na kay Jesus para siya'y ipako sa krus. No? Anong nagdala sa mga Hudeyo? Bakit ganun na lamang ang kanilang pagkagalit kay Jesus? Marahil kung ating titingnan ay pagkaingit sapagkat ang mga Hudeyo ay hindi nakagagawa ng kanyang ginagawa. At ang pinakamalalim sapagkat hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. No? Walang paniniwala. Mahina ang kanilang pananampalataya. At hanggang sa kasalukuyan naman, sila'y talagang hindi naniniwala kay Jesus bilang Mesiyas. At kung inyong titignan natin, ang sabi ni Jesus ay, ang kanyang mga gawa ang magpapalalim ng ating pananampalataya. Yung kanyang mga ginawa. At kung ating bang palalalimin mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito ng Kwaresma, napakadami nating ginagawang preparation para sa ating kaluluwa. Tayo'y nagdadasal, tayo'y nag-aayuno, tayo'y nagkakawang gawa. At kita ninyo, ang sabi ni Jesus, ito si San Juan, talagang ang kanyang focus sa mga nakikinig sa kanya ay palalimin ang pananampalataya ng mga nakikinig sa kanya. Kaya ang isang nakita natin dito, paano palalimin ang pananampalataya ng nating mga nakikinig kay San Juan sa pamagitan ng pag-focus sa mga gawa ni Jesus. Sabihin tayo din, mga minamahal na mga kapatid, sa panahon ito ng Kwaresma, napakahalaga na ang magiging bunga ng iyong preparasyong ito ay yung iyong kagandahang loob ng puso mo sa iyong kapwa. Yung pagiging mabuting tao mo. No? Nawa ang maging bunga ng lahat ng iyong malalim na pagdadasal na ito, malalim na pagtulong sa mga tao ay talagang pagmamahal sa kapwa at lalo higit malalim na pagkitiwala sa Panginoong Diyos. Nawa, yan ang maging bunga ng iyong paghahandang ito, pagmamahal sa Panginoong Diyos. At makikita natin si Jesus ay sa mabuting balita, pabigat na ng pabigat ang kanyang pinapasaan ngayon. Ang kanyang dinadalang mga taong nakapalibot sa kanya, gusto na siyang patayin. Pabigat na ng pabigat ang kanyang suffering. Ano? Pabigat na ng pabigat ang kanyang mga pinagdadaanan. At kahit sa ating kasalukuyang panahon, hindi nawawala sa tao ang problema, hindi nawawala sa tao ang struggle, hindi nawawala sa tao ang mga biglaang mapangyayari sa tahanan na nagdadala sa iyo para ikay dumaan ng matitinding mga pagsubok sa buhay. At kahit sa iyo, sa iyong personal na buhay, talagang hindi nawawala ang mga biglaang mga pangyayaring minsan ay parang ikababagsak mo. Pero bakit nangyayari yan? Ano yan? Yan ang ating krus. Yan ang ating krus na pinapasaan. No? At ang krus ay isang biyaya sa tao. Paano naging biyaya, Father, ang krus? Ang krus ay isang dakilang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa tao. At sa atin namang buhay, sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng krus, yan ay biyaya. Bakit? Sapagkat ang krus, yan ay inihahanda tayo ng Diyos sa isang magandang buhay. No? Pagiging dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, kaya dapat yan ay iyong pasanin at pagdaanan sapagkat inihahanda ka ng Diyos sa isang magandang dulong hantungan ng buhay mo. Kaya ang krus, biyaya yan sa tao. No? Biyaya yan. Kaya tanggapin natin lagi ang krus na dumadating sa buhay natin. Ano man yan, yan may karamdaman. Yan may mga pangyayari. Yan may mga
taong nakapalibot sa iyo na naging dahilan para nang maging pabigat sa buhay mo, yan ay pamaraan ng Diyos at inihahanda ang kaluluwa mo para sa isang magandang buhay in the future. Buhay na sabi ay kaaya-aya at ganap. Sabihin ng kaaya-aya at ganap, ibig sabihin ang kaluluwa mo'y handa. Kaya nawa na yung panahong ito ng Kwaresma, una, sana'y talagang naghahanda ka. No? Sana'y talagang tunay na nagpapalalim ka ng relasyon sa Panginoong Diyos. At sana, sa mga dadating na mga mahal na araw, huwag nating bastusin. Anong term ay bastusin? Ang mahal na araw. Kaya tayo'y binibigyan ng panahon para tayo makapagdasal. Huwag nating gugulin ang panahong iyan sa mga bakasyon. Nasabihin natin, kami binigyan ng bakasyon ngayon at dahil mahal na araw. Ang ibang mga relihiyon, binibigyan ng bakasyon ng panahon para sila'y makapagdasal. Yan din ang panahon na ibinigay sa atin para tayo'y makapagdasal. Huwag nating sasayangin yan sapagkat napakalaki ng biyaya niyan. At minsan nakakalungkot, pagka panahon ng mga mahal na araw, maraming sa ating mga Kristiyano binabastos ang mahal na araw. No, yung ibig sabihin noon, sila'y binigyan ng panahon para makapag-ayuno, hindi nag-aayuno, no? Binigyan ng panahon para makapagdasal, hindi nagdadasal, nagbabakasyon, ini-enjoy, Kaya, ito'y binigyan ng panahon para talagang lubos tayong makapanalangin at lalong higit makalapit sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Panginoong Diyos, binibigyan tayo ng mahabang space para tayo'y makalapit at makapagbalik loob sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang kalako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumingka, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat.
ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Aba, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisin isang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayong lahat ating awitin ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumong nalagpasan.
kasama ay mapaglabanan sa yunot pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng informasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangupisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz
Tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon, ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FFH at sa mga tarpaulin sa paligid ng Pambansang Dambana, ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaayayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, bukas po ay Sabado, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.